Na mapagpalang araw po sa lahat mga idol, mga ka-business at mga kapapi sa mapanig ng mundo. By the way, baka po iba yung boses na marinig ninyo at sa ano kasi sa cellphone lang ako magbibigay ng reaction. Nasira kasi ang aking computer sa ngayon, ayaw magbukas o hindi ko alam kung ano. But anyway, may karon kasing nag-request na kung ano daw ang pananaw ko patungkol doon sa pagpunta ni Jonathan, ano doon kay Thinking Buddy. Una sa lahat, itong si Jonathan, kung ating pong titingnan, masasabi natin napakatalinong tao. Bakit? Kasi alam niya kung saan siya pupunta. Naghahanap siya ng mga taong maaring maging kakampi niya. Okay? Para mapukaw ang atensyon sa kanya and ipalagay niya, i-presume na masama si ka-business. Pero, siyempre, hindi naman naniniwala ang tao dahil batid naman natin na itong si Jonathan ang talagang may problema. Kung naririnig o makikinig ka, Jonathan, at maririnig mo itong aking reaction video, ito ay pakatutukan mo at ito ay para sa iyo. Una sa lahat, inilagay na kayo sa ayos. Dinala kayo sa ka-business house. Binigyan kayo ng maayos na pamumuhay dahil sinama ka na sa ka-business, sinama ka sa ka-business family, sinanay mo ay nasa ka-business at inaalagaan pa ng mga 3Ms kung matandaan mo, pinapaliguan. Pero ang hindi ko lang mawari ay kung bakit nagpapatuloy pang ipinaglalaban mo na pumunta ka o umalis ka sa ka-business at mumukod. Ang analysis ko dito mga idol, kasi si Jonathan, namuhay sila sa pangasa sistema na ikot-hingi eh. Dahil dinadala niya yung nanay niya at nanghihingi lang sila. Sa mga ganitong pagkakataon, marami na tayong mga nakausap. Mga nakausap na ganun ang sitwasyon. May isang taong grasa nga ako na nakita ko. Nakita ko sa isang mission at gusto ko siyang i-makeover. In-approach ko siya ng makeover. Ang sagot niya ay, "Wag sir, kasi wala na sa aking magbibigay." Kaya ko ikinikwento ito sa inyo kasi maaaring ganun ang pamantayan at kaisipan ni Jonathan. Parang gusto niya sa sitwasyon na ganun dahil gusto niyang tumanggap lang ng tumanggap. Which is, napatunayan ito nung pagpunta niya kay Thinking Buddy. Kasi nung pumunta siya kay Thinking Buddy, doon naman ay tila sinisira niya dito ang ka-business eh. Sinasabi niya na hindi sila inalagaan, na napabayaan na. Kaya nga lang, saludo naman tayo kay Thinking Buddy kasi nagkamali siya ng punta dahil akala niya sasangayunan yung kanyang mga sinabi. Binigyan siya ng payo ni Thinking Buddy. Isang napakagandang payo sa kanya. And I hope mamulat siya doon. Kasi, sa totoo lang, Jonathan, dinala na kayo sa, kumbaga, natutulog na kayo sa kama, parang gustong-gusto mo pa talaga sa papag, gustong-gusto mo pang bumaba sa papag. Ngayon, nung bumukod sila, etong si Ka-Business, si Mrs. Ka-Business, ay hindi pa rin sila pinabayaan. Si Ka-Business at Mrs. Ka-Business pa rin ang nagsushoulder ng kanilang upa. Kaya nga lang, di ho ba, sabi nga niya, binenta niya yung mga gamit. Sinong tao ang tutulong pa sa inyo na ibenenta mo na nga yung mga gamit kung ikaw mismo sa sarili mo ay wala kang pagpapahalaga? Kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo alam kung paano ang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay, sino ang tutulong sa inyo? Alam mo, Jonathan, kahit saan ka magpunta, kahit saan sulo kang pumunta at kahit sinong Pilato ang lalapitan mo, hindi magtatagal at walang makakatagal sa iyo dahil sa kaisipan mo. Meron kasi si Jonathan Kaya ako sinasabing matalino siya. Kapag nakakakita siya ng isang bagay, gustong-gusto niya Natatanda ninyo, nung nag-vlog si Bong, gustong-gusto niyang mag-vlog. Meron siyang insecurity sa sarili niya. Kaya lang, Jonathan, maganda sana yan kung gagamitin mo yan sa positibong pamamaraan. Maganda yan kasi sinabi mong gustong-gusto mo ito. So dapat, kung gustong-gusto mo ang ganung bagay, aabutin mo sa pamamaraan na gagamitin mo ang iyong kakayahan. At kailangan din ay tanggapin mo kung ano naman ang iyong kahinaan.
Eh, ang problema sa kanya, hindi niya nakikita ang kanyang kahinaan. Eh, gusto niyang bumukod. Kayang-kaya naman. O, di ba? Tapos ngayon, pagpunta niya kay ka-business, dahil sasabihin niya, wala na silang pang-upa, dahil ganyan. Tapos, nung all of a sudden, nagpunta naman kay Tiging Bad. Di ba? Parang hindi ko maunawaan kung ano ang nasa isip ni Jonathan. Pero, sa nakikita ko, napakatalino niyang tao. Maaring nakakapanood ito eh. Maaring nanonood ito ng mga vlog. Siyempre, nanonood siya. At nababasa niya ang takbo at daloy ng mga kwento. Maaring ganun ang nakikita ko sa kanya eh. Naghahanap siya ngayon ng taong kakampi niya. Para maaring kung mabigyan ng pansin at atensyon siya, pwede siyang lapitan uli ni ka-business. Pero ako, para sa akin, unethical na. Ewan ko lang ha, kasi alam naman din natin ang puso ni ka-business na sobrang napakalambot. Pero ang unethical para sa akin na lalapitan pa siya ni ka-business, kasi ginawa na ang lahat eh. Dapat kung sakali man siya ang lumapit, siya ang pumunta kay ka-business. Para kay Jonathan, ang payo ko, Jonathan, walang talagang totoong tao na tutulong sa'yo kundi si ka-business. Kaya nga lang, para matulungan ka ng maayos, o bago ka tulungan ng maayos, dapat tulungan mo rin sarili mo eh. Tanggalin mo yung kung anong mga kaisipan na insecurities sa isip mo. Yun ang kailangan tanggalin mo, yun ang kailangan unahin mo. Yun ang kailangan. Kasi tanggapin mo kung ano ang sitwasyon mo, tanggapin mo yung kahinaan mo. At ang bukod tangin, makakapagpalakas lang doon sa kahinaan mo ay ang pananalig at paniniwala sa mga payo ni ka-business. Ang problema lang na nakikita ko eh, si Jonathan ang taong ayaw na pinapayuhan, ayaw na pinapangunahan, ayaw na binibigyan ng idea dahil ang gusto niya sa kanya lang. Di ho ba? Napapansin yun nung nasa ka-business siya, parang ang gusto niya, gusto lang. Pero sana naman, Jonathan, wag mong kalimutan yung mga bagay na itinulong sa iyo. Huwag mong ipamukha na ang ka-business ay pinabayaan ka. Dahil sa akin, at kahit sino man ang tanungin mo, hindi ka pinabayaan. Bagkus ikaw mismo ang nagpabaya sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagpabaya ng sarili mo. Hindi ka pinabayaan ng ka-business. Ikaw ang kusang lumayo. Ikaw ang kusang umayaw. Tapos pagkatapos ngayon, maghahanap ka ng kakampi kung saan. Mayroon nga sabi, gusto niyang lapitan si Power Ranger, sabi niya. So, doon sa mga ginawa niyang approach, ako masabi ko, napakatalino niya. Matalino si Jonathan. Sobrang talino. At ito ang napakadelikadong tao. Kasi pagdating ng panahon, sisirain ka kahit gaano o sanda makmak na tulog. Nangyari nga ho, di po ba? Binaliktad nga po niya si Mr. Kabisnas. Pero, tandaan mo, Jonathan, wala kang mararating kang ganyan. Ang importante sa'yo, baguhin mo attitude mo. Ang importante sa'yo, kilalanin mo ang sarili mo at ang kahinaan mo. Tanggapin mo kung anong mayroon ka ngayon. Magpakumbaba ka. Ganun lang kasimple. Aminin mo ang kahinaan mo. Dahil ang kahinaan mo ang pinoprovide ni ka-business upang maging malakas ka. Kaya lamang, ma-pride ka. Sobra kang ma-pride. Sobrang mataas ang iyong lipad. Gayong hindi mo pa naman kayang ikampay ang iyong pakpak. Nagmamadali ka kasi. Dahil sa mga nakikita mo sa kapaligid, nung nasa ka-business ka, lagi mong kinukumpara ang sarili mo. At lagi mong sinasabi, lagi mong ang tingin mo sa sarili ay maliit ka. No? Lagi ang tingin niya sa sarili ay maliit siya. Ganong sinasabi, hindi ako kasi ganito. Matalino si Jonathan. Sobrang talino niya. Kung sumagot siya, nakikita naman natin, mga idol. So ito lang po yung aking maikling reaction sa bagay na yan. Kasi sa cellphone lang ako nagre-react. Hope to nabukas maayos na po yung ating computer. But anyway, ayan, huwag po natin kalimutan, mga idol, na follow natin ka-business official, Papa Dance, and ka-business family. Request po taong gala ang ating pong tatlong mga kagwang, si Bay Papaya, Entoy, at si Buknoy. Ganun din po ang ating mga magigiting na mga reactors, Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay, Katurak, Kalingap Turak, Almendamix Vlog,
Mom Plus Channel. Si Inday Ukray, nandyan na pala dyan. At si Kamix. Yan, mga idol. Follow po natin yan. Ang ating pong mga kapwa pa reactors. Hanggang dito lang po muna mga idol. No? Pasensya lang po kayo kasi cellphone lang po ako naggagamit. Hindi po ako gumamit sa aking computer. Hope to see you again mga idol. Bye-bye po muna.